SSW! I'm back! 2020, this is my first video of 2021. Again. Ayun na lang ulit ako magbibideo. Kasi this 2020, alam nyo na, alam nyo yung feeling na parang wala ka sa sarili mo, yung parang, parang ang lungkot-lungkot, feeling mo nag-iisa ka lang. Oh, may hawak ako dito. Hindi, gano'n nga. Parang feeling ko kasi depressed ako o ano ba? Tsaka nung ano ko yun? Feeling ko depressed ako na ewan ba? Depressed. Okay, here we are. Again, this 2021, mag-ingat po tayo sa bagong ano na virus, lalo na dito sa Japan. Isa po ito sa bansang may bagong virus bukod sa COVID, di ba? Oh, kaya mag-ingat po tayo, lagi po tayong maghugas ng kamay, mag-wear ng mask, huwag po tayong masyadong maggala. Yun po, tsaka, yun lang yung inaaminin. Eme, ito nga, turuan ko kayo kung paano how to register Prometric exam in caregiving in Japan. Kasi, isa lang to sa, isa yung caregiving dito sa Japan na in demand ngayon sa Japan. Kasi nga, yung ibang Nihonjin o yung Hapon, doon na, parang yung ibang nurse sa kanila nag-resign na dahil gagawa na rin ng COVID. Kasi nga, ang dami na talagang cases dito sa Japan. Kaya mahirap na rin gumala. So, ako ngayon, 3 years mahigit na factory worker dito sa Japan. Na-extend lang ako ng 6 months. Then, after nun, parang gusto ko ng bagong environment. Alam niyo yun. Sorry. Excuse. Alam niyo yung bagong environment. Mararamdaman mo naman, di ba, yung pag gusto mo ng isang bagay na parang kakaiba naman. Alam mo yung gusto mo mag-level up yung Nihongo mo. Nararamdaman niyo ba ako? Char. Gusto mo mag-level up yung Nihongo mo. Yung Japanese language mo. Kasi nga feeling ko, kasi nga pag factory, oo, na madali lang yung trabaho as a factory worker. Pero alam mo yung pakikipag-usap mo sa mga Nihonjin, hindi ganun ka ano. Kasi po, karigai? Okay lang ba to? Ganun-ganun lang. Tapos yung mga papel-papel lang. Siyempre, kapag nagtatrabaho ka, dapat seryoso ka, diba? Pero feeling ko kasi sa caregiving, parang dun talaga mahasa yung pagkaano mo eh. Char! Feeling ko dun mahasa yung pagka-super saiyan ni Hongo no Hongo level. Wala lang, feeling ko lang. Basta gusto ko lang na bagong environment. Pero kung gusto nyo mag-take ng exam as a caregiving, or a, tama ba, caregiving, caregiver? Kasi pag sa Pilipinas kayo nag-take ng exam, mag-aaral pa kayo ng caregiving. Tapos, magpapasa pa kayo ng NC2. Ang daming requirements, ang daming process. Pero kung sa Japan kayo magta-take ng exam, halimbawa tapos na kayo sa bilang isang technical entertaining, pwede na kayo magpalit ng SSW visa, 'di ba? Kapag nakapasa na kayo sa exam na 'to. Ayun nga. How to register a Prometric exam in caregiving. Nasa baba yung link. Open nyo lang yon. Pag in-open nyo yung link, yun, na-open nyo na yung link, lalabas doon yun kung saan lugar kayo mag-exam. Mabawa, taga ano kayo, nasa Philippines kayo, select nyo lang yung Philippines kasi doon kayo mag-exam. O kung nasa Japan kayo, nasa Japan, mababasa nyo naman doon sa mga ano eh. Mababasa nyo naman sa instruction. Pag in-open nyo yung link, yun, na-open nyo na yung link, lalabas doon yun kung saan lugar kayo mag-exam. Mabawa, taga ano kayo, nasa Philippines kayo, select nyo lang yung Philippines kasi doon kayo mag-exam. O kung nasa Japan kayo, nasa Japan, mababasa nyo naman doon sa mga ano eh. Mababasa nyo naman sa instruction meron doon. Yeah!
ayun na nga, di ba? Nakapag-register na kayo din. Ako kasi nakapag-exam na ako, and sawa ng Diyos. Nakapasa ako. Tama lang naman yung exam, di naman ganun kahirap, pero bigyan ko na lang kayo ng mga ano, ng mga bigyan ko na kayo mga points to review. Ba, nasa link, ba, nasa baba na rin yung ano, yung reviewer. Dahil sa description, click nyo na lang yun, tapos doon, yun lang yung basahin nyo. Yun lang yung basahin nyo, lalabas na rin dun yun sa exam. Yun lang din binasa ko, tapos nanood lang ako ng mga ano sa YouTube. Pero, hindi, nandun lang din yun sa exam. Kahit manood, parang ministry ng Japan na rin yung nag-ano nung libro na yun, kasi nga, hindi mad talaga yung caregiving dito. Although, alam natin na mahirap siya, pero kakayanin na lang, di ba? Wala, pag hindi kaya, umuwi na lang. Char. Yun nga. So, dalawa yung exam. Isang Japanese, isang English. Di ba? Nakalagay lang dun sa pangalan na with English, pero yung isa dun, Japanese. Japanese language. Tapos, sa Japanese, 15 questions lang siya. Sa 15 questions na yon, di ba, binabasa niyo yung reviewer, intindihin niyo lang yung reviewer niyo. Siyempre, di ba, pag matagal kayo, may intindihan niyo naman talaga kung yung iba't ibang kotoba, di ba? Madali lang yung ano, yung kaiwa nila, madali lang, may intindihan niyo rin lang naman. Pag-aralan niyo yung parts of the body, isa Japanese, pag-aralan niyo yung parts of the body, yung kotoba, may lalabas din dun mga kotoba, yung pag wash ng someone's face, lalabas din yun dun, yung kotoba na yun sa Nihongo. Yan na, nakailang points na kayo sa akin. Lalabas din yun dun. And then yung ginagamit nila sa, yung ginagamit nilang cane ng isang patient, yung ginagamit nilang cane, lalabas din yun dun. So, based on my experience, ha, nandoon yun sa exam. Ayun, yun. Tapos, pag-aralan nyo lang yung kaiwa nila dun sa, ano, sa exam na yun. Okay na yun, sa Nihongo, makakapasa na kayo, madali lang. Then, sa English, putik na English. Alam nyo yung feeling na, ano, yung sa English, 45 questions siya. Hindi ko sinolo, buti na lang talaga. Ano, hindi naman ganun kadaling exam, pero may intindihan mo naman siya. Tapos, basta intindihin mo rin yung reviewer, iintindihin mo lang din siya. Pero, alam, may tanong doon na homeotheosis? Parang ganun. Tapos, inintindi ko yung ano, yung words na yun, homeotheosis. Hindi ko talaga, parang nabasa ko ba to? Parang hindi, ganun ba? Nabasa ko ba to? Homeotheosis. Tapos, may mga ano doon, sa mga sagot niya na, sa mga pagpipilian, meron doon na English kasi, Tagalogin ko na. Meron doon na, kapag ba lumabas ka, magbabago yung ano ng isang pasyente, yung pakikitungo niya pag lumabas. Tapos doon, parang intindi, homeotheosis. Tapos may home kasi yung ano, yung... Diba, home theosis? May home yung pinaka keyword niya, home. Sabi ko, pag magbabago pa, syempre yun na yung sagot ko, umatik na yun, diba? Parang ganun lang, inintindi ko lang yung questions. Then, sa English, ganun lang, intindihin nyo lang yung ano, yung sa reviewer. Madali lang sa English, makakapasa din kayo dun. Yun lang, yung basta yung mga kotoba, yung kotoba nun sa Japanese, English, tsaka yun sa mga QO, quality of life, lalabas din yun doon. Tapos yung position ng pasyente, kung paano inaanuhan ng isang caregiver. Yun. Makikita nyo yun doon lahat. Yun lang. Thank you for watching. Good luck sa exam. Sana makapasa kayo. Hindi, feeling ko naman kaya nyo yun. Good luck. Gambattene.
see you on my next vlog. Thank you!